Si Gerald Bantag, ang huli pong naging balita natin dito ay ang pag-attend niya po sa kanyang anak. Graduate po ang kanyang anak sa Philippine National Police Academy bilang fire cadet. Diyan po nagkita sila ng ating Pangulong Bongbong Marcos, subalit hindi po sila nakapag-usap. At i-congratulate din natin itong si Gerald Bantag sapagkat mapalad siya, nagkaroon siya ng isang anak na nagtapos sa Philippine National Police Academy at ngayon fire lieutenant, fire inspector na sa Bureau of Fire and Protection. At nang ma-interview itong si Gerald Bantag noong mga oras na yon, sinambit niya na hindi pa naman daw po siya tinatanggal ni mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Yun po yung ginamit niyang termino eh. At hindi naman daw siya umaalis pa. Pero kaugnay po niyan, official na pong tinanggal ito pong si Gerald Bantag ng ating mahal na Pangulo. At kahapon, pinalitan na po siya, o nung isang araw pa ito, pinalitan na po siya ng ating mahal na Pangulo bilang Bureau of Corrections chief diyan po sa nabanggit nga na agency under the Department of Justice. Ito po yung balita. Sabi po dito, Gregorio Katapang permanently appointed as Bucor Director General. Kahapon po itong balita. Manila, Philippines, Bureau of Corrections, Acting Chief Gregorio Katapang Jr. has been permanently appointed as the Bureau's Director General. Ano ngayon ang epekto nito kay Gerald Bantag? O siyempre, balik na sa pagiging pribadong individual si Gerald Bantag at patuloy po niyang kakaharapin ang kasong kanyang kinakaharap sa Las Piñas at saka sa Muntinlupa para po sa murder cases dito po kay Percy Lapid at saka kay June Villamor. At dito naman kay Gregorio Katapang, fully capacitated na siya ngayon kasi alam nyo, mahirap po talagang umakto kapag yung appointment mo ay nasa acting capacity pa lamang. Pero dahil nga po siya ay permanent in status na, serving at the pleasure of the President, still kapag gumawa ng kapalpakan itong si Director General Gregorio Katapang, eh pwede po siyang alisin dyan ng ating Pangulo sa mga ganung pagkakataon. Yet, nagtitiwala tayo dahil ako naman, ang paniniwala ko kasi nasa tamang edad na itong si Gregorio Katapang, more than 60 na yata ito. At siguro naman hindi na po ito gagawa pa ng mali sa kanyang natitirang buhay. Dahil pag tayo tumungtong ng 60 years old, dapat gawin na lang po natin kung ano yung tama at dapat. Ano? Dahil alam naman natin sooner or later lahat po tayo lilisan. Okay, tuloy pa po natin. President Ferdinand Marcos Jr. signed the appointment paper on Thursday, March 23. At ito po iyon. Ito po yung appointment paper na ni Director General Gregorio Katapang. Sabi po dito, March 23, 2023, pursuant to the provisions of existing laws, you are hereby appointed Director General Bureau of Corrections, Department of Justice. By virtue hereof, you may qualify and perform the duties of the office, furnishing the office of the President and the Civil Service Commission with copies of your oath of office. A little trivia lang, ito na po ang ikalawang pagkakataon na meron pong 8-star rank. Hindi, nagbibiro lang po ako. Kasi si Director General Ronald De La Rosa, nung ito po ay PNP Chief, ay naitalaga after ng kanyang stint bilang hepe ng kapulisan ng hepe naman ng Director General ng Bureau of Corrections. Bali, 4-star po iyan. Sa kabilang dako, ito naman pong si Gregorio Katapang, 4-star rank po siya, General sa Armed Forces of the Philippines being the Chief of Staff. At ngayon, konfirmado na, kaya 4-star rank na din siya dyan po sa Bureau of Corrections. Going back, dito po sa balita. Katapang replace suspended Bucor Director General Gerald Bantag. Si Gerald Bantag, dalawang beses po itong nasuspinde. No? Una, doon po sa investigations conducted for the alleged killing kay Percy Lapid and June Villamor. And after the 90-day suspension, nagkaroon ng panibagong suspension naman para po doon sa kasong
plunder, kung hindi ako nagkakamali, ano? Yun po yung naging reason kung bakit siya po ay muling sinuspindi ng ating mahal na Pangulo through Secretary of Justice. Si Bantag po ay humaharap sa kasong murder para po sa pagpatay di umano kay Percival Mabasa o mas kilala pong Percy Lapid at saka kay Cristito Palanya o mas kilala po natin na June Villamor. Ang mga pagkakataong ito ay nasa korte na kaya hanggat hindi pa naaaring si Gerald Bantag, eh patuloy pa po natin itong pag-uusapan. Pero pagka naaring na po si Gerald Bantag, ibig sabihin na basahan na po siya ng sakdal at ang ine-expect natin dyan, he will plead not guilty, eh titigil na po tayo. Kasi yung merito ng kaso, hindi po natin dapat pinag-uusapan para hindi po magkaroon ng prejudice sa kaisipan po ng judge na hawak. Okay? Umiiyak si Mama Dog kasi nasa ilalim si Onyx, hindi siya makapasok sa ilalim ng kama. Anyways, mga tol, ang karagdagan pa po sa nalalaman po natin ngayon tungkol po dito kay Gerald Bantag, sinasabi po ng kanyang kampo na lahat ng mga issue na ito ay still moro-moro. Gawa-gawa lang daw po ito. Pero ako, naniniwala po ako sa investigations ng NBI at ng PNP na meron siyang kaugnayan dito po sa pagkakamatay ni Percy Lapid. In fact, ang pagsasampa na isinagawa po ng NBI sa kanya ay principal by inducement. Ito pong principal by inducement sa Tagalog o sa madaling paniniwala, ito po ay yung nag-utos. Mastermind, ika nga. Yet, it is to be proven sa korte at sa ngayon, sa harapan po ng batas, syempre, ini-enjoy pa rin ito pong si Gerald Bantag, ang kanyang karapatan na nakabatay po sa ating saligang batas. Isa po dyan yung right to be presumed innocent until proven otherwise. Pero syempre, sa harapan po yan ng batas. At hindi po natin masisisi ang common tao na isipin na siya ay may kasalanan, katulad ko po, iniisip ko na siya ay mayroong kasalanan dahil ang naging resulta ng investigasyon ng NBI laban sa kanya ay siya nga di umano ang nagmastermind sa pagkakapatay dito po sa dalawang katao na si Percy Lapid at saka si June Villamor. Kaya antabayanan po natin ang proseso na ito. Ang nakalulungkot lamang medyo nadedelay po yung paglabas po ng warrant of arrest para po kay Gerald Bantag. Kasi lumipas na po ang isang linggo, hindi pa po siya nalalabasan ng warrant of arrest para magkaroon po sana ng authority ang ating mga law enforcer na arestuhin na itong si Gerald Bantag. Pending the same, malaya pa rin po si Gerald Bantag at sinasabi naman po ng kanyang mga supporter na siya po ay hindi nagtatago at nasa City of Baguio lamang. The moment na lumabas po ang warrant of arrest, eh tatlong bagay lamang naman ang pwede po nating i-expect diyan. Ano po yung tatlong bagay? We are hoping na wag mangyari itong dalawang aking babanggitin. Unang-una yung magtago si Gerald Bantag. Kasi pag nagtago si Gerald Bantag, eh sabi nga, flight is an indications of guilt. Ano? Ang pagtatago ay indikasyon na ikaw ay may kasalanan. At yung ikalawa na hindi rin po natin inanais ay manlaban ito pong si Gerald Bantag. Ako, to be honest with you, pinagdaanan ko na po yung ganyang bagay. Dati po akong police at kung ano man yung mga nagawa ko before, eh tingin ko mali po yun sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya sana wag na pong manlaban itong si Gerald Bantag at sumuko na lamang siya ng mapayapa kapag meron na pong warrant of arrest laban po sa kanya. Pero yung ikatlo ang pinapanalangin po natin. Magkaroon po ng kalakasan ng loob itong si Gerald Bantag na harapin ang musika, sabi nga ni Secretary of Justice Remulla, face the music. Tapos sumuko po siya. Ano? Eh pwede naman po siyang mag-file po ng petition for bail pero hindi po 'yan garantisado kasi ayon po sa ating saligang batas, hindi po ako abogado, by the way, I am a criminologist, ano. Ayon po sa ating batas, eh lahat naman po ay bailable. Except meron po kasing exceptions. Kapag ka ang kaparusahan ay reclusion perpetua
or life imprisonment. Kapag ka ang kaparusa ay reklusyon, perpetua or life imprisonment at malakas ang ebidensya, hindi ka po papayagang magpiansa ng korte. Kaya diyan pa lamang malalaman na po natin kung malakas ang ebidensya ng prosecution laban kay Gerald Bantag kapag sumuko si Gerald Bantag at siya po ay hindi nakapagpiansa. Parang kay Bong Navarro, di ba? Ang kaso ni Bong Navarro nung hindi pa ito nadidismiss ay rape. Siya po ay nagfile ng petition for bail at ang kaparusahan po ng rape ay reklusyon perpetua. Kaya tiningnan muna ng korte kung malakas ba ang ebidensya laban sa kanya. Pero sabi ng korte, mahina ang ebidensya laban kay Bong Navarro kaya po pinayagan siyang magpiansa. Kung mahina ang ebidensya laban po dito kay Gerald Bantag, definitely papayagan din po yan ng korte na makapagpiansa. O yan muna ang update natin regarding kay Gerald Bantag at kay General Director General Gregorio Catapang bilang bagong appointed chief ng Bureau of Corrections. Ano? Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Hindi pa po tapos ang ating